Maraming mga kwento tungkol sa mga tao na sinasabing may pambihirang lakas. Si Hercules ng Greece, ang sikat na monster fighter. Ako si Hercules ng Greece. Lahat ng monsters ay kaya kong talunin dahil ako ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ang Old Testament hero na si Samson, ang nagbabagsak sa isang palasyo. Ako si Sam! Son! Kaya kong patalbugin ang isang buong palasyo sa isang tulak lamang. Walang tatalo sa aking lakas! O kaya si Atlas, nabuhat daw ang mundo sa likod niya. Wala silang sinabi sa akin! Ako si Atlas! At buhat ko ang buong daigdig! Kaya niyo ba yun? Pero dito sa Pilipinas, kapag lakas ang pinag-uusapan, wala nang mas lalakas pa kay Bernardo Carpio. Ha? Ano naman yun? Hindi ko naman yung kilala eh. May social media ba yun? Oo nga. Ako ang pinakamalakas! Hindi! Ako! Ako ang pinakamalakas sa buong mundo! Hindi ako papayag dyan! Dahil hawak ko ang buong mundo! Ako ang pinakamalakas dahil ama ko si Zeus! Hindi! Ako! O, tinan nyo to! Sige, labot tayo! Gusto ko! Sige! Sandali! Time out! Pwede ba pakinggan niyo muna yung kwento ko bago kayo magtalo, okay? Teka. Sige. Muna kayo. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila, tahimik na naninirahan ang mga Pilipino. Nagtatanim sila, nag-aalaga ng mga hayop, at ang Diyos nila ay si Bathala. Pero nang dumating ang mga Kastila, nilipin nila ang mga Pilipino. Kinuha ang mga tanim nila at ang mga alaga nilang hayop. At ipinagbawal din nila ang pagsamba kay Bathala. Pero may isang mag-asawa na umakyat sa bundok para umiwas sa mga Kastila. Doon sila namuhay at ipinagpatuloy ang pagsamba kay Bathala. Dahil sa kanilang kabaitan, binigyan sila ng anak nung matagal na nilang inihiling kay Bathala. Dahil sa inyong kabutihang loob, at patuloy na paniniwala sa akin, bibigyan ko kayo ng isang anak na lalaki na siyang magliligtas sa inyong bayan laban sa mga dayuhan. At isinilang na ang isang sanggol na pinangalanan nilang Bernardo Carpio. Iilang araw pa lamang ay nagpakita na si Bernardo ng pambihirang lakas at liksi. Habang nilalayo sa kanilang bakuran, isang-isang ang sumugod kay Bernardo. Bernardo! Pero akala ni Bernardo ay nakikipaglaro lang sa kanyang musang, kaya tiyakap niya ito. Halos nang kabali-bali na ang mga buto ng musang. Balik ka! Meow! Balik ka! Nang ilang taon na si Bernardo, isinama siya ng kanyang ama sa bukid. Ngunit natapilok ang kanilang kalabaw. Inuha ni Bernardo ang araro at siya ang humila nito. Sa maiksing panahon, ay labungkal na niya ang buong taniman. At ang kanilang napili na kalabaw, binuhat siya ni Bernardo pauwi! Nang isang malaking batong nahulog mula sa bundok at humarang sa kanilang daanan, binuhat niya ni Bernardo!
at itinapon papalayo. Habang lumalaki, nagiging mas malakas si Bernardo. Pero hindi lahat ng tao ay tuwa kay Bernardo Carpio. Alam nyo ba ang usap-usapan? Si Bernardo Carpio daw ang ipinadala ng kanilang batala upang labanan tayo. Ngunit ano ang gagawin natin? Masyado siyang malakas at mabilis. Hindi natin siya ngayon talunin. Sa halip na labanan si Bernardo, kinaibigan siya ng mga Kastila. Binigyan siya ng magagarang regalo, inanyayahan sa kanilang okasyon, at hindi nagtagal, ginawang bahagi ng kanilang hukbo. Nasilaw ng kayamanan at kasikatan si Bernardo. Naging kalaban siya ng mga tao na sana ay pinagtatanggol niya. Teka! Akala ko si Bernardo Carpio ang sasakil sa bahay niya! Ba't siya kumampi sa kalaban niya? Oo nga! Ang tunay na hero kagaya ko ay hindi nagpapalo ako sa kalaban. Ikaw, wala ka bang komento? Meron. Na pwede ko na ba ibaba yung mundo? Napapagod na kasi ako eh. Sure! Hit lang pala eh. Okay na. Tuloy na bang makakalimutan ni Bernardo ang kanyang misyon? Paano na ang nanay-tatay niya? Paano na ang buong bayan?